Blessed day, brethren. This is your pastor once again for our daily devotion. Muli po, iniimbitahan po kayo na inyo pong subscribe ang aking pong YouTube channel kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe. At i-like at hit po ninyo ang notification bell. Gayun din po, I encourage you also na i-share po ang devotion po na ito kung ako po ay nagiging pagpapala sa inyo upang maipalaganap po natin ang salita po ng Panginoon sa mas nakararami pa. At yun din naman po ang aking po talagang motibo kung bakit po ako po ay naglagay ng ganito pong pagpapahayag ng salita po ng Panginoon. Okay? Please open your Bible in the book of Romans chapter 13 verses 1 to 4. The Bible tells us, "Let every soul be subject unto higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. Whosoever therefore resisteth the power resisteth the ordinance of God, and they that resist shall receive to themselves damnation. For rulers are not a terror to good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power? Do that which is good, and thou shalt have praise of the same. For he is the minister of God to thee for good. But if thou do not which is do that which is evil, be afraid, for he beareth not the sword in vain. For he is the minister of God, a revenger to execute wrath upon him that doeth evil." Kahapon po ay napakinggan natin ang anunsyo ng Presidente yung pong pagkakaroon ng enhanced quarantine sa buong Luzon. At bahagi po ng rules, no, dito po sa enhanced quarantine ay yung pong hindi po talaga lalabas na ang mga tao sa kanila pong mga tahanan. Okay? At kung may lalabas man ay isang tao lamang per home, per house, no? At nabibili ng mga pangangailangan. Okay? Yun lamang po ang pwede pong lumabas. At kasama po sa apektado ng enhanced quarantine po na ito, mga kapatid, ay yung atin pong pananambahan na magkakasama. At marami pong mga nagre-react ng negatibo po dito at nagtatanong kung kaya po ang inyong abang lingkod ay nagsiyasat po, nanalangin ako, nagsiyasat, at narito po yung mga naging payo ng mga mentors ko at yung naging bunga ng personal po pong pag-aaral. I will share this to you, no, at nawa po ay maging magkaroon po ng kaliwanagan ng ating pong kaisipan tungkol po sa bagay po na ito. Upang maunawaan po natin, yun pong dapat ba tayong magpasakop doon po sa iniutos ngayon sa atin na pansamantala po nating itigil ang ating pong sama-samang pagsamba bilang bahagi po ng utos ng Pangulo under po doon sa enhanced quarantine po sa atin, no? May apat na area po tayong dapat po nabigyan po ng linaw upang ating po maunawaan. Una po ay yung separation of church and state. Na ang sinasabi po dito na ang iglesia ay hindi pwedeng makialam sa estado at ang gobyerno ay hindi pwedeng pakialaman yung government po ng church. No? In light of that, mga kapatid, una dapat po natin maunawaan na hindi po pinapakialaman ng gobyerno ang ating pong pagsamba. No, hindi po pinapakialaman, hindi po pinababago po sa atin ang ipangangaral, hindi po ipinababago kung anong kakantahin, hindi po pinapapalitan ang ating pong programa. No? Hindi rin po tayo pinipigilan na sumamba, mga kapatid. Ang iniutos po sa atin ay yung magpansamantalang itigil yung ating pong pagsasama-sama. Hindi po tayo pinipigilan sa pagsamba kung hindi po bagkos ay pinipigilan po ang pagkalat ng COVID-19. Hindi po tayo yung nilalabanan. So we are not under persecution, mga kapatid. Kung hindi, we are under precaution, prevention, and protection. Ayon nga po sa isinare ko po sa inyo kaninang umaga, kung kayo po ay friend ko sa FB, no, may kita po ninyo yun, yung isinare ko po, tungkol po din sa mensahe po ni Pastor Freddy De Vega po sa atin. And I thank God na nabigyan po ng luino po sa atin yan. Malino na sinabi po sa atin ng Presidente na hindi po ito martial law, but it is a national health emergency. A national health emergency, no? At biblically, ang sabi po sa atin ay Titus chapter 3 verse number 1. Pahinggan nyo po itong maigit. Kung meron po kayong Biblia, buksan po ninyo Titus 3:1.
put them in mind to be subject to principalities and powers, to obey magistrates, to be ready to every good work, to be ready to every good work. No? Yung atin pong pagpapasakop po sa atin pong gobyerno, mga kapatid, upang masug po, mapigilan po ang pagkalat ng COVID-19, it is part of doing what is good. Hindi po tayo makakatulong kung tayo po ay magre-rebelde. Hindi po tayo makakatulong kung tayo po magmamatigas. No? Kailangan natin gawin ito for the good. Hindi po ito para sumama po tayo. Hindi po para sumama ang ating pong iglesia, no? Hindi po para po ganun. Para po sa kabutihan natin ito. By the way, pansamantala lamang naman po ito, no? To help our country, we need to stop the spread of this dreaded, sabi nga ni Presidente, virus, no? It is doing a good work, mga kapatid. Pangalawang issue po ng gusto po natin bigyan po ng pansin ay yung kung paano po yung Hebrews chapter 10 verse number 25 rather, na huwag pababayaan ang atin pong pagkakatipon. As we noted earlier, mga kapatid, hindi po yung atin pong pagsamba ang pinipigilan, no? Kung hindi po yung pagkalat po ng virus. At hindi rin naman po tayo pinipigilan ng salita po ng Panginoon na mag-adapt ng ibang pamamaraan ng atin pong pagsambang magkakasama, mga kapatid, no? Na kaysa po dun sa atin po nakasanayan na pupunta po tayo sa ibang sa isang lugar. Sa aklat po ng Roma ay meron pong binabanggit po sa atin in chapter number 16 verse number 5, no? Kung saan si Priscilla at Aquila ay binati po ni Pablo, at mula po dun sa talata po na ito, makikita po ninyo na binati po niya itong dalawa. At sabi niya, sa tahanan nila, merong church. No? There is a church in their house. At kung pupunta po tayo sa Romans chapter 1 verse number 7, no? Sa pagbati po ni Pablo sa mga taga-Roma, binati niya po, sabi niya, to all that be in Rome. Hindi po niya binati na to the church. No, hindi po. Hindi niya po binati yung church. Bakit po? According to some scholars, no, ay wala pong established church nung kanila pong kapanahunan. So, sila po ay sumasamba ng magkakasama, not violating Hebrews chapter 10, verse number 25, pero hindi po sila organized sa isang church. Meron silang mga house church. At isa sa mga dahilan na sinasabi po sa atin dito, no, ay dahil po persecuted sila, nasa heart sila ng persecution ng Roma, eh. At napakataas po ng persecution po sa lugar po na ito. Kung kaya napilitan sila na sila ay manambahan sa mga maliliit na na lugar, no, at maliliit na gatherings, no? Kaya pa rin naman natin magsumamba ng sama-sama kahit na po tayo ay nasa ating pong tahanan. And besides, no, unlike sa kanilang kapanahunan, tayo meron tayo pong technology, no? Meron po tayong Facebook Live, meron po tayong YouTube channel, pwede po, kung wala po tayong ganyan, pwede po tayong mag-load, no? Mag-load kayo ng inyong cellphone, no? At mag-conference call po tayo, diba? Para po yun pong ating pong pagsamba ay sabay-sabay pa rin. Ha? Pwede po natin gawin po yan, no? Pwede po tayo sa mga tahanan natin kapag aawit, no? Si Pastor Ruben Abante sa kanya pong binigay na speech sa kanila pong iglesia, in-encourage niya yung mga kapatiran na kapag magkakantahan ng araw ng Sunday, sabay-sabay sila magkakantahan. Kung anong alinsunod sa kanilang programa, ganun pa rin yung kanilang normal routine, no? Ang kaibahan lang, hindi na sila mag-gather muna, pansamantala po, hindi po habang buhay, hindi pansamantala na huwag munang mag-gather into one place, kundi sa kani-kanilang mga tahanan. Kailangan lang talaga natin gumamit ng atin pong God-given imagination. Paano po natin gagawin? Nasasamba pa rin tayo magkakasabay, magkakasama, bagamat hindi po tayo physically with each other. Pangatlo po ay paano naman kaya yung Acts chapter 5 verse number 29 kung saan sinasabi po we ought to obey God more than man. Gusto ko pong ipagdiinan, mga kapatid, in the context of Acts chapter 5 verse number 29, ito po ay under the persecution. Pinatitigil po ang pagsamba.
inuulit ko po, hindi pinatitigil ang atin pong pagsamba. Ang pinatitigil po at pinapa-impose po sa atin ay yung pong pansamantala po nating pagsasama-sama sa pagsamba. Ulitin ko po, it is for precaution, prevention, and protection, and not for our persecution. Now, if we will go to our text in Romans chapter 13, verse number 1, basahin po natin, limiin po natin na may pagkaunawa po. Sabi dito, let every soul be subject unto higher powers. Literally, state authorities. Literally, ibig sabihin po niyan, government. Magpasakop tayo sa ating gobyerno. Why? For there is no power but of God, the powers that are ordained of God. Ito pong mga authority po na ito, ito pong state authorities, ito pong ating government, it is ordained by God. Ang Diyos po ay soberano at siya po naglagay po sa kanila sa kinauukulan, no? Ako po personally, no, ay hindi po po binoto ang ating pong presidente, no, personally. Hindi ko po siya binoto, pero I salute him na at pinagpapasalamat ko sa Panginoon na siya po yung presidente natin ngayon. No? Kasi yung nagdaang administrasyon, ayon nga po sa atin pong naging balita, yung sa SAP 44 lang, hindi pa magawan ng paraan. Hindi alam kung anong gagawin. Ang presidente po natin ngayon ay napakatapang at nanindigan na kailangan gawin itong napakabigat na hakbang na ito. No? This is unpopular. Yung iba, marami magtataas ang kilay, marami magtataas ang boses laban sa bagay na ito. No, pero ginawa niya. And I salute our president for that. Good job, Mr. President. Okay. At ulitin po natin, inilagay po ito ng Panginoon. At ito pong higher powers po na ito, sabi po sa atin, ng salita po ng Panginoon, verse number 2, whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God. So kung tayo pala po, nilalabanan natin yung itinakda na gobyerno ng Panginoon, ay atin pong nilalabanan yun pong Diyos na naglagay ng gobyerno pong ito. I believe that it is God who placed ito pong presidente po natin ngayon, no? Na siya maging presidente natin sa panahon na ito. Siya yung kinakailangan nating maging presidente. Bakit po? Kasi siya inilagay po ng Panginoon. Okay, so mga kapatid, atin pong sundin po ito kasi inutos po ng Panginoon at ang yung atin pong pagsuway po sa inutos po ng ating presidente na itinalaga po ng Panginoon ay pagsuway po natin sa Panginoon. Okay? At tingnan po ninyo yung verse number 4 po, no? There is, for he is the minister of God to thee for good. Siya po ay minister. Sila po ay ministers ng Panginoon para po sa ikabubuti po natin, hindi po para sa ikasasama. No? Inilagay po sila ng Panginoon para po tayo ay mapabuti. Duktong po natin, but if thou do that which is evil, be afraid. For he beareth not the sword in vain. At nakita po natin dito that God had given them the authority to execute his will even by force. Binabanggit po yun pong espada. Noong panahon po nila, wala pa pong baril. Kaya po, huwag po kayong magtaka kung meron pong mga sundalo po na makikita po tayo visibly na meron pong mga baril. Hindi po ito martial law, inuulit ko po. Ay, nilinaw po yan ng ating pong presidente, but health emergency, national health emergency. No? At itinalaga po ng Panginoon, bakit po meron pong mga baril? Meron po talaga kasi makukulit. No? Alam nyo, kung tayo naging masunurin lamang, doon po sa naunang ipinroklama, inutos po ng atin pong presidente. Hindi po kailangan gawin ito eh. Kung tayo lang ay naging masunurin at tayo po mismo, no? Kung yung mga tao na nagkaroon ng karamdaman, they contain themselves, anong ginawa pa nung iba? Tumaka sa gobyerno. Ano nangyari? Naikalat yung virus. Imbis na nagpasako, no? Imbis na sumunod na lang. Okay? Kaya po kinakailangan talaga po na gawin po ito, no? Okay? Hindi po para sa ating kasasama, kundi para sa atin pong ikabubuti. At ang huling issue po, paano naman yung pananampalataya? Okay? Hindi ba mas mahina ang pananampalataya ng pastor na hindi niya ipipilit ang pagsamba na magkakasama? Kaya naman tayo protektahan ng Panginoon. Totoo yun. Kaya tayong protektahan ng Panginoon. No? Pwede tayong iligtas ng Panginoon. Pero tandaan natin ang istorya ni Job.
Tandaan po natin si Pablo. Ito pong mga taong ito, hindi nawalan ng pananampalataya, pero hinayaan ng Panginoon na magkaroon ng karamdaman. No? Mas may makakabuti sa atin na tayo po ay umiwas po ito sa bagay nito. No? Okay? At regarding din po ito sa faith, no? Hindi ko nilalahat mga kapatid. Nawa magkaroon po tayo ng bukas na kaisipan sa bagay na ito at magkaroon po tayo ng self-check. Ako po ay guilty rin po sa bagay na ito. Yung pagsusulong po natin ng yung mga tao na susulong na ituloy pagdala sa iglesia ay totoo ba na may tunay na malasakit sa iglesia po? Tanong lang natin, tanong lang naman po. At personal na pagsisiyasat. At wala po tayong iniimpo sa kahit ano paman. Eh, ilang bang tao na dala mo sa iglesia kung talagang concerned ka sa church at sa gawain? Ilang kaluluwa? Ilang kaluluwa ba na witnessan mo? No? Nakapag-attracting ka ba? Okay? Yung totoo ba kapag dumadala, buong puso ba yung pagsamba? No? Baka naman palit-late. No? At kapag kantahan, kumakanta pero yung pagkaunawa doon sa kanta, wala na yung damdamin ng kagalakan. Kumanta ng Joy in Serving Jesus, ang kanta, Joy in Serving, wala na yung talagang totoong joy, no, sa pag-awit. Okay? Kung kapag ka-preaching, baka naman natutulog-tulog lang. O nakikipagkwentuhan. No? Nulit ko po, ang intention lang natin ay personal na assessment po natin. No? Hindi ko naman po nilalahat. At kung it is good intent, well and good. Pangalawang bagay po na gusto ko kung tingnan po natin dito in the issue of faith. No? Ay yung kung pagtitipon lang ba sa iglesia ay ang kakakitaan po natin ng pananampalataya. Doon lang ba natin ito napapahayag? Hindi ba't ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon ang pagpapahayag po natin ng ating pong pananampalataya? Okay? At kung magkaminsan yung kalooban po ng Panginoon ay hindi yung ating inaasahan at gusto nating gawin. May ilang bagay po, dalawang pagkakataon po sa Biblia, no, na gusto ko pong i-share sa inyo. Una po, nung panahon po ni Jeremiah. Sa panahon ni Jeremiah, sa chapter 38, verse 17 and 18 po ng Jeremiah, sinabihan po ni Jeremiah si Haring Sedekiah na sabihin sa buong Israel na sila ay sumuko. Huwag na nilang ipaglaban yung kanilang kalayaan. Sumuko po sila. Magpasako po sila doon po sa Babylonia. Yung Babylonia po ay meron pong hindi mananampalatayang hari, no? Si Nebuchadnezzar. At sabi po ng Panginoon sa kanila, magpasako po sila. Huwag nilang ipaglaban yung kanila pong kalayaan. Pangalawang pagkakataon po na gusto ko pong ibahagi po sa inyo, noong pong Numbers chapter number 14, chapter number 14 verses 39 to 45. Pagkatapos po na iutos ng Panginoon, no, sa bayang Israel na sakupin yung Kanaan, ay pero dahil po doon sa 12 o sa pulang pala, 10 espiya, kasi yung dalawa po ay lumaban po sa 10. Na nagsabi hindi natin kaya at na yung pong bayang Israel na nagdalamati sila at ayaw nilang sumunod na sakupin yung bayan, no? Nagalit ang Panginoon sa kanila at ipinabutos 40 years kayong iikot sa wilderness. Pagkatapos po nito na po nangyari, yung pong buong bayan, no? So despite po doon sa sinasabi ni Moses na huwag silang pumunta, inutos ni Moses huwag silang sumugod, ay sumugod pa rin. Ano nangyari? Natalo sila. Sabi ng Panginoon, huwag na kayong sumugod. No, huwag nyo nang gawin. Huwag nyo gawin yan. Huwag ituloy yan. No? Okay? So, nakita po natin, sa dalawang pagkakataon po na ito, yung pong iniisip nila na kalooban ng Panginoon, ginawa nila, pero hindi out of faith. Kasi meron pong sinasabi ng salita po ng Panginoon eh, no, na huwag po natin gagawin. So, yun, nakita po natin na it is God's will sa atin, providentially hindered po tayo na sumamba na magkakasama, no, na physically, pero pwede naman tayong magkakasama sa ibang pamamaraanan. Ang pagkakaisa po ay hindi lang po nakikita sa atin pong pagsasama-sama kahit po tayo nagkakahiwa-hiwalay. Sa aking pananaw, mas nakikita ang ating pananampalataya, no, at pagpapasakop sa kalooban ng Panginoon kahit dito sa pansamantalang pagdadaos sa atin ng pananambahan sa kanya-kanya nating mga tahanan. Bakit po? Kasi may mga kasama tayo, mga kapatiran tayo, kasama nila sa bahay, unbelievers. Mas kakailanganin nila mas malalim na pananampalataya. Bakit po? Kasi pwede silang libakin, no? Pwede silang pagtawanan ng kanila pong mga
kasama po sa tahanan. Yung iba po sa atin ay mas kakailanganin ng mas makikita natin yung pananampalataya kasi hindi po makikita ng mga kapatiran. Hindi makikita ni pastor kung ano po yung ginagawa po ninyo sa inyo pong bahay. No? So, ito po ay panibagong aspeto na naman po ng pagpapakita ng ating pananampalataya. At isa pa po ay yung may mga ilan na kapag ang pagsamba mas aktibo, mas energized kapag marami pa. Paano kapag kukunti lang? No? Alam nyo ako, personally, ini-imagine ko na kami lang dito na aking may bahay at ang dalawa kong anak. No? Pero alam nyo mga kapatid, no? Ito yung pagsubok sa ating pong pananampalataya. Magiging matapat pa rin ba tayo sa gitna po ng mga problema po na ito? In conclusion mga kapatid, no? Okay? Kung ano man po ang mapagdesisyonan ng inyo pong pastor, magpasako po kayo. Kung mapagdesisyonan po ng inyo pong pastor, ilagay na conviction ng Panginoon sa puso ng inyong pastor na sama-sama pa rin kayong sumamba, despite sa inutos ng government, ay leading po yan sa kanya ng Panginoon. No? Pero, ganun din po, no? Bilang pag-iingat, ako po, sa amin pong iglesia, ay encourage kami po ay pansamantala muna po na sumamba sa amin pong mga tahanan. Nawa po ay naging pagpapala po ako sa inyo at naging enlightenment po sa inyo yung pong mga ibinahagi ko po kung paano ito rin naman po ay nagbigay lino po sa akin. Keep safe everybody. Tandaan nyo, sumunod lang tayo sa ating government at lilipas din po ang mga bagay na ito at makakabalik ulit tayo kasama-sama natin pagsamba. God bless you all.